Okay, so this is the last part of our introduction to criminology. There may be other theories in criminal behavior that we are not able to discuss, particularly in the psychological causes. Well, that will those things will be discussed later on sa inyong criminal behavior and crisis management. Ano? So yung mga basic theories lang pinag-aralan natin dito. Ang ating chapter 6 will be focused on the other areas of criminology. So number 51, what is the area of criminology that focuses on the correction and control of criminal offenders? Yan. So again, sa board exam, tignan niyo yung question, whether generic pa yung question, general or specific. Na? So titignan natin, it pertains to the sub-area. Okay, so it could now be a more or less generic. No? Pero pag sabing sub-area, we are referring sa ating divisions of criminology. Ano yun? Yung criminal etiology, the sociology of law, and then you have the penology. So, obviously, tanggalin na natin si A, B, and D because hindi sila sub-areas ng criminology. So, the answer here is penology. Now, again, in the board exam, there are instances that they ask also, sino nga ba ang gumawa or nag-create ng word na yan? In our case, sa penology, it was coined by Francis Lieber. Siyang nag-coin niya. Ano? He was a sociologist and then he came up with the word penology. Well, pag-usapan na rin natin, ano nga ba ang correctional administration, corrections, and jail management? Ano bang pagkakaiba naman ito? But before that, we try to find out, ano nga ba ang penology? No? Sometimes it is called as penal science. So it is the study of penalties or punishment. It is a division of criminology concerning itself with the philosophy and practice of society in the efforts or in its efforts to repress criminal activities, okay, by reason of or by means of punishment. Again, so the word penology may came up with the word from the word Latin word poena or poena, referring to pain or suffering. And of course, simply defined, the penology can be understood as the punishment of criminals. But actually, of course, the word penology, you have the logia, so it is the study of the causes of punishment, the effects of punishment, and further things about the penalties. Understand better what is penology. Penology aims to bring to light the ethical basis of punishment, meaning, pinapag-aralan natin ang penalties para malaman natin ano nga ba yung basis nito, ano yung ethical basis nito. Is it morally accepted? It is ethically accepted? Ito ba'y galing sa Bible? Ito ba'y galing sa secular moralities natin? And further, along with the motives and purposes of society in inflicting it, bakit, ano nga ba ang motibo? Anong purpose? Bakit kailangan mabigyan ng ganitong penalty? So, say for example, just recently, our good president, the President Duterte, during his last State of the Nation address, sabi niya, I am in favor or I am wanting the Congress to bring back death penalty for, we call it for the drug pushers or drug-related cases. Sabi niya, because of the evils of drug addiction, sabi niya, no? So, ano nga yung purpose? Bakit niya, ano yung motive? No? Kasi sabi niya, yung impact kasi ng victimization, ng drug addiction, napakalawak. Pag bumagsak si tatay dahil sa droga, everything follows sa kanyang family, masisira ang kanyang pamilya, ang kanyang home, ang kanyang tahanan. So, sabi naman ng Kongreso, after a day, sabi nila, mahirap na ibalik natin ang death penalty, sabi niya, because we might be, we call it going against the constitution, like that, ano? May mga sabi nila, so medyo mahirap. Okay? So, ganun din, for example, sa ongoing bayanihan law natin. Yan. So, bakit yung mga iba, nagpapataw sila ng mga napakalaki na ordinances. So, sa penology, pinapag-aralan yung purposes ng locality na yan, bakit sila nagpataw ng ganitong kalaking tawag natin, kalaking penalty. Okay?
So what else? In penology, to make a comparative study of penal laws and procedures through history and between nations. So yan. So parang yung napakainit na usapin ng death penalty sa Pilipinas. Nung meron bang death penalty sa Pilipinas, ano ang nangyari during those times? Okay, so you compare that sa nung tawag natin bago ito matanggal sa bansa natin. Then you compare also with other countries, yung kanilang penalties, anong ginagawa nila, anong effect. So part of penology yan. And finally, to evaluate the social consequences of the policies enforced at the given time. In other words, ano ang naging result sa society natin? Ito ba'y nakatulong na nabawasan ang criminality? Okay? Or ito ba ay tawag natin mas lalong dumaming criminality? Say for example, your we call it 9344, yung tawag natin pagbaba ng or pagtaas ng age of criminal liability. Kapag 17 below ka, ay tawag natin wala kang criminal liability, hindi outright, ano? So titingnan natin doon na after years ng implementation ng batas na yan, ay dumami ang mga young people 17 below na na-involve sa criminality. Why? Because nakita nila na walang penalty. So penology will come in now to study yung mga ganung bagay. Kailangan bang ibalik or ibaba yung age of criminal liability? No? So part of penology yan, pag-aral ng mga cause and effects or consequences ng penalty. On the other hand, correction or corrections or correctional, this could be, we call it synonymous with one another. It could be referring to a process, it could be referring to a place, just like a correctional facility or a corrections facility like that, no? Or it could be a program. So these are umbrella terms describing a variety of functions typically carried out by government agencies and involving the punishment, the treatment, and supervision of persons who have been convicted of crimes. Okay? Yung mga convict na ito, yung mga tawag natin mga declared guilty na mga ito. So they are going to punish them. How are going to treat them? Ano yung mga treatment programs nila? How are they going to supervise? Yan ang correction. So maraming trabaho. So ang pagkaiba niyan sa correctional administration at saka sa tawag natin jail management. Pagkakaiba lang yan sa Pilipinas, although parehas naman dalawa na yan, ano? Ang pagkakaiba lang sa Pilipinas ay yung agency na tawag natin nag-implement at saka yung type of we call it facility na binabantayan nila. Administration, andito yon, it involves managing personnel, includes budgets and buildings. So take note. So para mong ina-apply lamang yung post-decorb natin, yung planning, organizing, staffing, directing, okay, coordinating, yan, regulating, budgeting. So ganun lang yon. On this particular point ng administrative principle, apply mo lang siya sa mga correctional facilities. Kaya kasama dyan yung hiring, that staffing, training, and supervising correctional officers to ensure enforcement of rules and humane treatment of inmates. Facility inspections and strategic planning. So, yun ang correctional, yung administration. No? Parang ang administration kasi, parang ka nag-administer ng building, you are a building administrator, okay? So, kasama sa pagmamanage mo ng mga tao doon, pagbabudget, lahat, supervising, training, everything, inspect yung facility. So, ito lang naman, correctional administration is similar to that. No? I-apply mo lang siya sa mga correctional facilities. Doon mo lang i-apply. Of course, ang pagkakaiba lang niyan sa mga ordinary business and building administration, ang pagkakaiba niyan, dito sa correctional administration, you are dealing with unusual types of people. And basically, these are the criminals. On the other hand, the Bureau of Jail Management and Penology, they also direct, supervise, and control the administration and operation of all district, city, and municipal. So, sa kanila, sa mga jail lang naman, yung mga short-term imprisonment. Sa corrections kasi, mga long-term imprisonment involving 3 years and 1 day and above. Okay? Yun ang
tawag natin ang mga insular mga prisoners natin. So halos parehas din. Kaya tignan nyo, inmates custody, security and control program, inmates welfare and development, decongestion program, good governance, same. The same pa rin sa administration or management. Sa management kasi, nandun yung mga staffing, nandun yung mga tawag natin span of control, mga chain of command. So pare-pares lang yan. Yung application lang. Kapag sa jail management, in-apply sa mga jail facilities. Pag correctional management, in-apply sa mga correctional facilities. Normally, sa 3 years in 1 and above, ang penalties ng mga nakakulong doon. Next number. What could be the earliest principle applied in mating punishment? Okay. Ano nga ba yung pinaka-earliest principle na ina-apply? Okay? So, yung principle, pwedeng sabihin nyo, lex talionis, an eye for an eye, lex talionis, the law of the jungle, an eye for an eye, that is retribution, and then trial by ordeal. But actually, ang pinaka-earliest na principle, bakit nagkaroon ng punishment, is matakot sa consequences yung mga potential offenders. So, kahit sa retribution, no? Kaya pinapatay yung magnanakaw ng unang panahon, okay, para magbibigay ito ng takot sa mga would-be offenders. Yun ang pinaka-earliest na notion yan. Yun ang pinaka-earliest na principle na ina-apply sa tawag natin sa mga punishment. Kahit nung unang panahon, okay, God will punish the people that is to serve, okay, or that will we call it to deter other people from doing it para magkaroon silang takot para wag ulitin. Imagine nun, kapag ikaw ay nahulian ka, putol ang kamay, putol ang leeg, putol ang paa. So, patatakot yung mga tao. Yun ang pinaka first or the earliest principle applied in mating punishment. Meron din tayo yung deterrence to potential would-be criminals. So, yung pinakauna. Ano? Matatagpuan na yan sa ancient Greece. Nung unang panahon pa yan, before Christ, doon sa Draconian Law. At doon sa Bloody Code na during the Renaissance England, that was during the Enlightenment, okay, capital punishment was prescribed for over 200 offenses that is a deterrent to would-be criminals. And similarly, sa mga Arabs or sa mga Muslim, they have the hudud offenses under the Sharia Hadith tradition na ang purpose is to incur fearful penalties para matakot. Yun ang pinaka first na principle bakit may punishment. Number 53, modern theories of the punishment and rehabilitation of offenders are broadly based on the principles articulated in the publication. So, sabi niya, modern theories, take note, modern theories. So, mag-start ka na yan sa classical period, di ba? So, modern theories. Ayan, so, balikan natin yan. Okay? It was articulated by Cesar Beccaria. So, pag si Cesar Beccaria, ano yung kanyang sinulat na publication? That is the On Crimes and Punishment. Kung saan inilahad niya doon ang mga seemingly unfair punishment sa mga tao noon. Kaya nilahad niya doon yung mga bias na mga penalty at mga hindi justified na mga punishment noon. Kaya, in-specify niya sa On Crimes and Punishment. By the way, that book is known in Italy as De Delite e Delle Pene. Okay? So, De Delite, meaning that is the, Delite is crimes, delito, and Delle Pene. So, that is Crimes and Punishment. Now, sino naman si Socialism and Positive Science? Well, I'm sorry, naulit yung kwa natin. Sa ating sa socialism, no, dito balikan natin. Okay, Socialism and Positive Science. Si kwa niyan, si Enrico Ferri yan, no? Enrico Ferri. Ito naman sa Archives of Psychiatry and Anthropology that was written by Raffaele Garofalo in collaboration with Cesar Lombroso. Of course, on those areas, napag-usapan din nila ang mga penalties. And finally, sa comparative
criminality, it is a study also of punishment, no? Comparing the crimes as well as the punishment by Gabriel Tarde. The following are the fundamental principles of penal science under the Italian or positive school. Take note, the Italian or positive school, dyan papasok si Cesar Lombroso. Okay? So, dyan papasok yung mga biological theories. So, therefore, sa positive school, the criminal was doomed by his inherited traits to a criminal career and a wholly irresponsible actor. So, inherited traits. Yan ang isip nila, biological. So, mga doomed na yan. In other words, mga, kumbaga, nasumpa na yan. Ano? And then, society must, of course, protect itself against criminals. So, yun ang purpose. Kailangan natin patayin ang mga taong yan. No? Kasi mga atavistic, mga born criminal, mga barbaric. No? So, maalala nyo si, tawag natin si Juan Luna. No? Si Juan Luna, meron siyang sabi nila, pinatay niyang asawa niya, no? Marami siyang karumal-dumal na ginawa doon sa samba sa Europa, no? During his time. At nung siya ay tawag natin nilitis or he underwent trials doon sa Europa, yung kanyang abogado ay sinabi niya doon na si Juan Luna kanyan mga iju, mga tawag ito mga injo mga yan mga injos na mga tawag nila sa mga Pilipino mga injo na so sabi niya mga injo mga colored people hindi natin sila kalahi tayong mga color tayong mga white sabi tayong mga Caucasian tayo ay civilized pero mga taong yan mga Pilipino na yan, mga injo na yan mga uncivilized yan, mga barbaric yan kaya yung batas natin hindi para sa kanila and because of that na acquit no na-acquit si, tawag natin si Juan Luna no, sa kaso na pagpatay sa kanyang asawa. But the point there is that sa, doon sa Italian school or the passive school, kung si Juan Luna, ang gagawin nila doon ay tawag natin siya ay ibabanis, kumbaga. No? Ibabanis siya kasi parang hindi, wala na siyang pag-asa. Na tawag natin, wala siyang pag-asa na matawag natin, mabago kasi inherited yung kanyang pagiging atavistic or pagiging born criminal. Yun ang ibig sabihin ng mga Italian or passive school. Kaya noong mga panahon na yan, 1500, 1600, 17, 1800, mga ganun, ano? Ang Australia ay tapunan yan ng mga criminal sa Europa. No? Yun yan, no? Kaya kahit din dun sa si Konon, si Serizal, tinapon nila sa dapitan. Parang ganoon yan, no? Itatapon sa malayo kasi mga hindi mo na mababago mo. Ayan yung sinasabi ng Italian or passive school. So to punish him as if he were a free moral agent was as irrational as it was unethical. Sabi nila, kapag ipunish mo yung mga criminal, wala kasi konyan eh. Mga born criminal yan, yun ang sabi ng Italian school. Okay? So, A, B, and C, yan yung mga fundamental principles of punishment or penology under the Italian or positive school. So, ang punishment is designed to rehabilitate offenders. Well, more or less, pwede to sa classical din, dun sa utilitarian principle, no? Pwede yan. Okay, sa utilitarian principle ni Jeremy Bentham. Okay, so ano ba yung utilitarian principle of punishment? Unang-una, ang utilitarianism ay consequentialist siya, no? Pag sinabi nating principle of utility, ito yung the word utilize, napapakinabangan ng mas marami. Yun ang ibig sabihin nun. So, kay Jeremy Bentham, he says that consequentialist, yung kanyang utak, in nature or punishment has consequences for both the offender and society and holds that the total good produced by the punishment should exceed the total evil. So sabi niya, dapat ay kung ano yung purpose mo, bakit mo siya ipapunish, dapat yan ay mas mataas yan na purpose, yun sabi niya. So,
meron kang tinatawag na general and specific deterrent. So alam natin yan. General, it serves as a warning to the population. Specific, that will incapacitate the, we call it the offender. Okay? So merong consequence yan. Ang consequence niyan, mapapanis yung tawag natin yung kumbaga yung criminal, magkakaroon din ng takot yung society to commit crime. And of course, in addition to those principles of punishment under the utilitarian principle, you have now the rehabilitation to prevent future crime by giving offenders the ability to succeed within the confines of the law. So matagal na nag-start yung rehabilitation. On the other hand, sa pre-classical principles of punishment naman, ang kwantong is retributive jury. Ito yung an eye for an eye. Ito yung kung anong inutang, siya ang kabayaran. Kung buhay ang inutang, buhay ang kabayaran. Yan ang retributive, no? Kabayaran. So, the moral basis for retribution is that punishment is justified. Okay lang yan, sabi na kasi paghihiganti yan, no? Para may pagtanggol mo, may paghiganti mo yung nangyari, no? Mangyari ginawa sa iyo, kailangan may paghiganti mo yan. So wrongdoers should be forced to suffer because they have forced others to suffer. Kailangan nilang mag-suffer kasi sila nga mismo ay tawag natin ay they force the victims to suffer. So it is but right na kailangan maranasan din nila, maramdaman din nila yung sakit ng crime na ginawa nila, no? Yun ang tawag natin isa sa mga principles ng pre-classical principles of punishment. Okay, and the third one, retribution against a wrongdoer is justified to protect the legitimate rights of both society and the offender. So mayroong karapatan na mabuhay, bakit mo pinatay, no? So it will protect now the legitimate rights, okay, ng society. So the pre-classical may be barbaric in nature or may be barbaric in our eyes na may mga capital punishment, okay? However, yung principle na apply is basically for the good of the people and the society. Who coined the word victimology? Well, again, class, no? Ang isa sa mga aspeto na dinagdag sa criminology is the study of victims. Victimology is simply the study of victims and victimization and the effects of victimization. Now, sinong gumawa yung word na victimology? It was Benjamin Mendelssohn. Now, sino si Hans von Hentig? Sino si Marvin Wolfgang? At sino si Stephen Schaffer? Si Benjamin Mendelssohn, eventually, he became the father of victimology. Yan, natatanong sa board exam yan. Siya ang father of victimology. On the other hand, si Hans von Hentig, sumulat siya ng book na The Criminal and His Victim. Okay? And then Marvin Wolfgang, okay, sabi niya, siya yung nag-start ng tawag natin ng victim precipitation theory, which we are going to discuss later on. And Stephen Schaffer, ginaya niya si Hans von Hentig, sabi niya sa kanyang libro, The Victim and His Criminal. And he came up with his own typologies of, we call it, victims. And then you have Menachem Amir, he said that victims contribute to their victimization. So parang niya siyang victim precipitation. Now, let's take it one by one. Okay, so si Hans von Hentig, sabi niya, victims are attacked because of defenseless appearance. For example, no, nung kami ay ako'y nasa security pa lang noon. May mga kasama akong gwardiya noon, luko-luko sila. Nagbabantay sila sa mga inuman. Ngayon pag may mga lasing na lasing, nahiga na kung saan-saan sa gilid-gilid ng kalsada, minsan makikiusap yung tao na sabi niya sa gwardiya, "Boss, maturugak man, abay mo." Abay, hindi katabi ah. I mean, sa tabi lang niya, sa may hagdanan or sa may pintuan. Sabi naman ng mga gwardiya, "Sige, boss, maturog ka lang ta. Matulog ka lang dyan, no?" Lasing na lasing. Ngayon, pag tawag natin, nakatulog na, defenseless na siya, dun, nanakawan ng mga gwardiya. Parang ganun. Diba? Yung nababalita na
tulog yung matanda sa gilid ng kalsada, tulog na tulog, defenseless siya, siya ay tawag natin na biktima because defenseless yung kanyang itsura. So si Hans von Hentig ang nagsabi niyan. Si Stephen Schaeffer, mayroon siyang tinatawag na functional responsibility. May function ang dawat biktima. May biktima na siya ang total responsible sa kanyang pagka-biktima. Meron din mga biktima na partially responsible at may mga biktima na no responsibility doon sa kanilang pagka-commit ng crime. Okay, so he assigned now categories that he envisioned as based on the degree of provocation in which they engaged. Sino ba ang nag-provoke? Pag ikaw nag-provoke, ikaw ang nag-initiate, therefore, ikaw ang total or absolute responsible sa pagkabiktima mo. Yun ang sabi niya. Pero pag wala kang ginagawa, sinapak ka, wala ka namang ginagawa, you are not provoking anything, then ikaw ay no responsibility. Okay, so si Menachem Amir, on the other hand, he focused largely on the crime of rape. Yan yung kanyang pag-aral ng rape. Sabi niya na 19% of all forcible rapes involving female victims were caused by the use of alcohol by both parties. Diba? Lasing. Diba? Lasing silang parehas. Si babae, si lalaki, lasing. O di, ayun. Sabi niya, na-rape siya. No? Kaya kayo, mag-ingat kayo. No? Pag pinapagalitan kayo ng boyfriend nyo, na huwag kayo makipag-inuman, huwag kayo makipag-inuman. Kika mag-anak mo yan, ano? And then, sabi niya, seductive behavior or conversation. No? Ikaw na babae, nagsimulan ng mga green jokes. Ikaw na babae, ang tawag natin na nagkwento-kwento about, we call it sexual activities. O, di ba? So, maaring yon ang nag-provoke sa suspect para ma-rape. And another thing, sabi ni Menachem Amir, provocative clothing, di ba? Okay, dadalawa lang kayo. Tapos, yung pananamit mo pa, di ba? Wala ka nang natatakpan, 1/4 na lang ng bahagi ng katawang natatakpan. O sabi ni Menachem Amir, more or less pagkukus yan ng rape. Kaya mag-ingat kayo mga lalaki. No? Ay, hindi, mga babae, mag-ingat kayo. According to Schaeffer, ito yung mga types of victims niya. Unrelated victims, hindi magkakilala. Yan. So, hindi magkakilala yan. In other words, estranghero, ganyan, di ba? So, walang victim responsibility. Meron naman siya tatawag na provocative victims. Ito yung mga nagpag-away, hinamon-hamon niya, di ba? Okay, so he shares responsibility. Ito naman yung precipitative victims. Ano yan? Iniwan mo kasing nakabukas yung pintuan. O, di ba? Napasok ka tuloy. Yan. Nanakawan ka tuloy. Yan. So, there is some degree of victim responsibility. Meron din tawag na biologically weak victims. Bata, so for example. Or mga PWDs, di ba? Persons with a disability. They are biologically weak. They could not provoke. Okay, they could not fight back. They are defenseless. So, according to Schaeffer, there should be no victim responsibility. Socially weak victims, ano mga yan? Say, for example, si P1, di ba? Kontra kay Colonel, di ba? Kontra kay General, kontra kay Major. Yan, they are socially weak victims. No victim responsibility accordingly kasi na-exploit sila. Self-victimizing. Who has total victim responsibility, nag-suicide, di ba? O kaya, naging addict ka, you are self-victimizing, di ba? Political victim with no victim responsibility because you are just victimized by, obviously, politics. On the other hand, si Von Hentig, marami siyang mga nabanggit, no? 13 types of victims actually, no? Marami, pero sayo natin, psychological victims. Ito yung mga tawag natin by reason of sila'y na-exploit, sila'y naloko, no? Mga ganyan, social
victims dahil sa kanilang society, na biological, yung mga biological weak na tao natin, lonesome, yung mga mag-isa, kaya siya na biktima, rider ka, solo rider ka, yan, heartbroken, madaling mabiktima mga heartbroken, okay, lalong-lalo yung mga desperado, just like the depressive, no? Kapag heartbroken, babagsak yun sa depressive, depressed ka, malaking problema, so you are now unsuspecting or careless ka, may lumapit ka, nagpatulong, without you knowing it, ikaw ay tawag natin na nabiktima. Greedy, no? Masyado ka kasing buwakaw, di ba? Yan, gusto mo kasi magkamal ng maraming pera, tuloy, ikaw ang na-deceive, ha? Okay. Wanton, kailangan mo kasi kapit sa patalim, di ba? Tormentor or fighting victim, brought victimization upon himself. Nambubuli ka, sinaksak ka, o yun, yun ang ibig sabihin yan. Okay. It refers to the contributory background of a victim as a result of which he or she becomes prone to criminal victimization. Take note class, it is a contributory background of a victim. Okay, contributory background of a victim, hindi yung ginawa ng victim, kundi yung contributory background of a victim. Okay? You call that the victimogenesis. Yan. Ano mga example niyan? Contributory background of a victim. Okay, maaring tawag natin, maaring kumbaga dati ka nang naluloko, nabibiktima, o, di ba? Okay? Ayan. Eh ano naman yung victim precipitation? Victim precipitation, yun na yung may ginawa ka, mayroon kang participation. Kaya ka nabiktima. What about victim proneness? Ito yung mga related terminologies natin, isa-isa natin, bago natin pag-usapan yung victim proneness. Pero pag sinabing victim proneness, ito yung you are susceptible or you are vulnerable to being victimized. Marami yan. So, for example, yung mga security guard na nag-guardia lang sa gilid-gilid ng kalsada, wala silang guardhouse, they are very prone to victimization. Yun ang ibig sabihin nun. Okay. So, victimization is the unwarranted singling out of an individual or group for subjection to crime, exploitation, tort, no? Unfair treatment, or other wrong. Yun ang victimization. You put them into disadvantage. Merong physical damage or psychological or emotional damages. What about polyvictimization? Multiple victimization of different kinds such as sexual abuse, physical abuse, bullying and exposure to family. Okay, so yun ang mga ibig sabihin niyan. Okay? So yan. Okay, so assuming ikaw ay parang yung kanyan yung kinidnap, yung okay, so dito yung assuming yung inabduct siya, so he was sexual abuse, tapos sinaktan pa siya, no? Kaya ibig sabihin nun yung kanyang pagkabiktima ay kumbaga at one time marami, no? Sabay-sabay yung kanyang pagka yung mga injuries or damages na binigay sa kanya whatsoever, no? What about re-victimization? The word re-victimization. Yan, multiple episodes of the same kind of victimization. Yan. Na-rape ka ulit. Ah, delikado 'yon, ha? Baka naman gustong-gusto mag-rape, but of course not, no? Nadukutan ka ulit. Ang mga nare-re-victimize, yan yung mga kwan, yung mga tawag natin. Yan yung mga, kumbaga, yung mga gullible, no? Alam, gullible, yung madaling maniwala. Mga gullible, no? Madaling maloko. Ganun. Yan ang ibig sabihin na nare-re-victimize sila. The same kind of victimization. Genesis. Contributory background of a victim
as a result of which he or she becomes prone to criminal victimization. Yun ang sinasabi ko, yung gwardiya, no? Yung kanyang trabaho, yun ang kanyang background, yung kanyang context. Okay? So, naging prone siya sa victimization. So, victim proneness is an individual's likelihood of victimization. Victim precipitation, any contribution made by the victim to the criminal event, especially one that led to its initiation. So, siya yung nag-start, no? Siya yung may, tawag natin maaring may participation. 457. Social injuries that occur not as a direct result of a criminal act, but through the response of social institutions and individuals to the victim are referred to us. Okay, ano yan? Ganito yon. Dito sa ating pandemic sa COVID-19, may mga iba na tawag natin yung hindi ipapaa, dapat hindi mo dinadivulge yung identity ng mga may COVID. Kasi, accordingly, nabiktima sila ng COVID-19. No? That's the primary victimization nila. Okay, tapos, kapag mayroon silang COVID-19, sila ay na-ostracize or na-discriminate, ano, doon sa kanilang lugar. So, that is now the secondary victimization. So, social injuries that occur not as a direct result of a criminal act, but through the response of social institutions and individuals to the victim are referred to as secondary victimization. Yun, yung sabi mo. Sabi niya, burara ka kasi, ganyan ka kasi, di ba? So, o kaya, iba na yung paningin nila doon sa biktima. Okay, dahil siya ay sexually abused dahil sa kapabayaan niya. So, parang kwan na siya, no? Nililabel pa siya na siyang may kasalanan. So, that is now secondary victimization na tinatawag natin. The social injuries, not as a direct result of a criminal act, but through the response, yung response nila, yung reaction nila. Okay? Yan. Doon sa biktima. Yan. Okay? So, adding insult to an injury. Okay? Kaya, meron din reason bakit may maraming nagalit yung pulis na sabi na kasi kayong mga babae, ganyan-ganyan, mag-ayos kasi kayo, kaya kayo nare-rape. So, parang nagiging, if you blame the victim sa kanyang pagkabiktima, that could be secondary victimization because nagkakaroon ng emotional, we call it, effect sa kanya. Three categories of victims. The primary, of course, we know that already. Primary victims, ikaw yung mismo. Pag yung kapitbahay mo, nabaril siya, namatay, he is the primary victim. Sino naman ang mga secondary victims? Secondary victims, these are persons not directly affected by criminal event, but who suffer unintended consequences of the victimization of others to whom they are close, such as family members, friends, co-workers, and neighbors. And these secondary victims could be the related victims, diba? So for example, no, tawag natin, you are very, how do you call that? You are very important in your barangay. You are the barangay captain, barangay chairman. Magabuti ka, magaling ka, at napakalaking loss ng barangay ninyo yung pagkamatay mo, di ba? So they are the secondary victims, okay? Yung mga kabarangay mo, yung family. Related victim, a person who at the time of the violent crime was a close family member of the deceased primary victim, was a dependent of a deceased primary victim, or had an intimate personal relationship with the deceased primary victim. Yung mismong asawa, diba? Meron siyang intimate personal relationship with the deceased primary victim, diba? Yung asawa, ganon. O kaya, dependent ka, ibig sabihin ikaw yung kumbaga siya yung nagpapaaral sa'yo, like that, no? Very close family member, like that, no? They are called related victims. Kaya pag ang isang tao kaya ngayon maunawaan natin na sa COVID-19 dinadivulge kaagad-agad yung personality ng tao kasi nga yung stigmata sa society.
So including the family members, magiging related victim sila or magiging secondary victim sila doon. Traumatic stress disorder, the PTSD. The symptoms of which include depression, na-depress ka na, anxiety, may pagkatakot ka na, and self-destructive behavior, naging lasinggo ka na, naging addict ka na, is a common problem for victims. Yan, common problems. Ano? So, maraming effect kasi ang victimization. Mayroong mga social impact, mayroong mga psychological impact, emotional impact, may mga ganun yan, maraming impact yan. Ano? Yan. So, economic impact, obviously, kapag dahil sa pagkabiktima, nawalan ng trabaho, nawalan ng kita, just like nasunog yung tawag natin yung business, no? Naloko yung business, like that. Now, on the other hand, sa mga individual victims, sa mga victims, nagkakaroon ng post-traumatic stress disorder. Nangyayari yan, okay? When she does not receive adequate support from family and friends. So, pag walang sumusuporta, ay tawag natin, nagkakaroon ng PTSD, yung mga ating mga biktima. Yun. Okay? Jake left his car key inside his motor vehicle, which caused the carjacking of his car. In victim precipitation theory, his negligence is called, ayan, so, sa victim precipitation theory, meron siyang tatlong process, no? You have the victim provocation, facilitation, and initiation, no? Baka may sumagot sa inyo ng victim negligence. Ang victim negligence ay kung yan, panggulo lang yan. Ang tawag natin yan, distractor lang yan, no? Tatlo lang yung process, victim initiation, victim provocation, or victim facilitation. Okay, so naiwan mo yung susi mo sa loob ng sakyan at nakabukas pa yung pintuan ng sakyan. And because of that, nasalisiyan ka. Ayan, so tawag natin, naitakbo yung sakyan. Ano? Ang tawag dyan ay victim facilitation. Basta yung may kapabayaan ka, no? Ikaw nag-facilitate na, nakalimutan mong sinara yung bintana ninyo, pintuan ninyo, okay? Ang bagay, naiwan mo yung valuables mo sa isang public place, maganon. You facilitated the victimization. That is part of victim precipitation theory. Tingnan yung class, ha? Ang victim precipitation, pwedeng ikaw ang nag-provoke, ikaw ang humamon, ikaw ang nag-initiate, nagsimula, or ikaw ang nag-facilitate. Lahat yan part ng victim precipitation theory. Now, in victim provocation, the victim may be the initial aggressor who has the tables turned on him or her and ends up being injured or killed. Ito yung sabi ko kanina, nambubuli. Kaya nanghahamon. Nanghamon ng away. Pinatulan siya. Siya ngayon ang napatay. So, victim provocation. Ano naman yung victim initiation? Okay, victim initiation, victim attracts the offender's attention through certain activities. Hiking alone on an isolated mountain trail or by visible displays of wealth or other things of interest. Ayan, so dinidisplay mo yung pera mo. Okay, kaya mag-isa ka lang naglalakad. Alam mong delikado sa lugar na yon. So, you initiated the victimization. Ito ang ating victim precipitation theory. Meron tayong tinatawag na passive and active precipitations. Passive precipitation, meaning pag sinabing passive, wala kang ginagawa. Pag sinabing active, ikaw ang gumawa. Yun lang ibig sabihin yan. Parang sa classroom, pag sinabing hindi ka nagre-recite, hindi ka nagtataas ng kamay mo, you are very passive. Hindi ka nagre-react, very passive ka. Pero kapag raise ka ng raise ng hand mo, you are active, di ba? Kaya pag ikaw yung estudyante, na hindi nagre-recite, hindi nagre-raise ng hands kapag nag-question si teacher, okay, ikaw ay passive student. Passive ka. Ayan. So, sabi ng isang estudyante sa nanay niya pag uwi niya, Nay, sabi niya,
nagtaas po ako ng aking kamay kanina doon sa classroom. Sabi niya, very good anak. Nagtataas ka na pala ng kamay mo. Mula bata ka, di ka nagtataas ng kamay mo. Very passive ka. First time na nagtaas ka ng kamay mo. Sabi niya, ano bang tinanong ng teacher mo? Eh, tinanong ng teacher ko na, kung sino daw ang nagtutungit ang nanay. Eh, di sabi ko, nagtaas ako ng kamay. Ayun, okay? But kidding aside, passive precipitation occurs when the victim unknowingly encourages the offender toward criminal action. In other words, unconscious ka. Yan. Or hindi mo namamalayan na ikaw na pala yung tawag natin nag-initiate. Say for example, merong would-be criminal doon, nagmamanman nung sino yung kanyang hold upin or sino yung kanyang i-snatch yung kanyang cellphone. Okay, so nandun na yung would-be criminal. Tapos ikaw naman ay unconsciously, di mo alam na mayroong tao doon na naghihintay ng hold upin. So, naglakad ka lang doon na hindi ka, you are unsuspecting, no? Na hindi ka na di mo akalain na may mambibiktima sa'yo doon, and then nabiktima ka, no? So, eventually, ang tawag dyan, passive precipitation. Okay? Ang active naman, it takes place when the victim literally provokes the victimization. Ikaw ang nanghamon. Sheila resides in Barangay Matatawa, yan, a place known as lair of street robbers, thieves, and pickpockets. For the last 6 months, she reported being attacked numerous times by street robbers in their place while on her way home at night. So, ito yung tawag nating re-victimization, no? Kasi paulit-ulit siyang tawag natin na bibiktima ng the same crime. So, nagkaroon ng re-victimization sa kanya. Her victimization falls under what theory of victimization? So, anong kandito? Anong naka-emphasize? Yung bang pag-uwi niya ng gabi? Or yung lugar? Okay? Kapag naka-emphasize ay yung tawag natin yung kanyang pag-uwi niya ng gabi, yun ang tawag natin, routine activities theory. Pero kapag ang naka-emphasize ay yung tawag natin yung lugar, na kung saan siya nabibiktima sa kanilang lugar, then that is deviant place theory. In this case, ang naka-emphasize dito, yung lugar, no? So, ang tawag natin yan, deviant place theory. So, loko-loko yung lugar na yon, doon ka tumira, pumunta ka pa sa lugar na yon, oh, nabiktima ka. Kasi nga, tawag natin, you place yourself, okay, or you expose yourself to be being victimized. Pag ang naka-con naman, ang naka- naka-emphasize dito yung kanyang pag-uwi ng gabi, palaging pag-uwi ng gabi, that is routine activities theory naman. Kapag ang naka-emphasize dito yung kanyang lifestyle, yung kanyang way ng buhay, na palagi siya nagpapagabi kahit hindi naman dapat, okay, lifestyle theory naman yon. So, tingnan natin ha. Exposure theory is also known as lifestyle theory, developed by Michael G. Hindelang and Michael R. Gottfriedson and James Garofalo. So accordingly, there are certain lifestyles that favor victimization because they offer more opportunities for it. In other words, ito yung mga mahilig maggala-gala sa gabi, yung lifestyle mo, imbis na matulog ka sa bahay, magpahinga, lalabas ka pa. So that's your lifestyle, yung buhay mo kasi. No? Mahilig ka sa pasyal, mahilig ka sa gimmick, kaya ganon, nabiktima. No? That's the idea. In activities theory, on the other hand, or the RAT, it examines the interaction of motivated offenders. So, yun sabi ko kanina, merong motivated offender at merong, tawag nating, merong unsuspecting victim at walang guardian, walang capable guardian and suitable target. So, yun kanina, victim precipitation, pwede rin yan mag-combine. So, examines the interaction of offenders, a capable guardian and suitable target as a foundation for crime and suggests that an individual's everyday activities contribute significantly to the likelihood of his or her criminal victimization. So, yung routine activities theory, parang, kung lang yan, parang, kumbaga, pinalawak lamang yung victim precipitation kasi in-include na niya sa routine activities yung suitable target, okay, yung motivated offender, at yung capable guardians, meaning
pwedeng ilaw sa kalye, pwedeng mga security guard, pwedeng mga police, pwedeng ba mga tao yung mga capable guardians. In the absence of those, tapos mayroong motivated offender, tapos na pa yung suitable target, na yung suitable target na yan ay ang naka-emphasize dyan sa suitable target, naka-emphasize yung kanyang individual's everyday activities. Yun. Yun ang emphasis niyan. Kaya yan ay rat theory. And that particular theory or the routine activities theory is coined or we call it created by Lawrence Cohen and Marcos Felson. So the concept, tatlo lamang yung elemento, mayroong motivated offender, mayroong suitable target, at yung incapable or capable guardian. Kapag may mga tao, may mga gwardiya, may mga ibang tao doon, may mga police, may security guard, or whatsoever, may kasama siya, so hindi ka mabibiktima. Okay? So, yung suitable target, ito yung, ikaw yung kasi yung lifestyle mo. Ay, yung kasi yung daily routine ng buhay mo. So, the deviant places theory, a spatially oriented perspective which suggests that victimization occurs most frequently in socially disorganized high crime areas and that people become victims as a result of their exposure to such areas. Yun, naka-specify or naka-emphasize yung tawag natin yung socially disorganized high crime areas. Maraming criminal doon, pumunta ka pa doon. Okay? Napunta ka doon sa napakaraming criminal, sa delikadong lugar, napunta ka sa slum area. Well, you call that the deviant place theory, the victimized in there. So, it was created by Rodney Stark. Yung concept, yung stigmatized neighborhood, meaning pag sabi stigmatized, yung lugar na yan, kilala yan na lukulukong lugar yan. Maraming magnanakaw and other things. Okay? Yan ang mga iba't ibang theories ng ating victimization.